Balas! Good morning! Oh! Tapos ko na! Okay. Ang topic natin ay annual registration fee. Ang daming nagtatanong sa akin eh, Sir! Sabi, sir, sandali lang, sir. Okay. Yung bang Kagawad, congratulations ha, dun sa mga nanalong Kagawad, ay require magbayad ng annual registration fee. Kasi ang daming naguguluhan. Sinasabi ng BIR, oh, yung mga Kagawad ha, kailangan magbayad ng annual registration fee. Tinanong ko yung Kagawad, sir, empleyado ka ba ng City Hall o ng barangay? At kung empleyado ka, sir, meron ka bang compensation o meron kang job description? Eh, ang sabi, hindi daw sila empleyado. Hindi empleyado. Okay. Eh, bakit ka tumakbong Kagawad? Hindi ka, gusto kong magsilbi. Napakabuti ng kalooban mo. So, sa pagsisilbi mo, anong makukuha mo? Meron honorarium. Ayun, may honorarium pala. Honorarium. So, halimbawa, ang honorarium ay 5,000 a month. For example lang yan, hindi ko alam eh. So, nakakatanggap yung Kagawad ng 5,000 a month. Sabi ng BIR, o Kagawad, bayad ka ng annual registration fee. Tama po ba ang BIR? Yes. Kapag kayo po ay kumikita na hindi naman kayo empleyado at yung kita nyo ay hindi tinatawag na compensation, kayo po ay required magbayad ng annual registration fee. 500 pesos. Para sa Kagawad ho yan. Ilagay natin sa korporasyon. So, ang korporasyon, meron silang board of directors. Sir, yung bang mga board of directors na hindi empleyado ng korporasyon ay required bang magbayad ng annual registration fee? Yun yung tanong eh. Alam po ninyo, kung kayo ay board of directors at kayo po ay kailangang umattend ng meeting, ang tanong is, kayo ba ay nagbebenta ng services? Ayun. Kung kayo po ay nagbebenta ng services, required ho kayo na magbayad ng annual registration fee. Kung hindi naman ho kayo nagbebenta ng services, eh natural, walang annual registration fee. Balik ho tayo sa Kagawad. Since ang Kagawad ay nakakatanggap ng honorarium, at ang definition ng honorarium ay payment sa kanilang pag-attend ng meeting, so ibig sabihin, binabayaran yung pag-attend ng meeting ng Kagawad. So, nire-require ng annual registration fee. Kung meron ho kayong problema dito, mga Kagawad, gumawa ho kayo ng petisyon sa BIR Commissioner at humingi ho kayo ng clarification. Maaring yung RDO ho na i-impose sa inyo ng annual registration fee ay hindi ho tama yung ginagawa niya. Unless, ha, magkaroon ho kayo ng clarification galing ho sa BIR Commissioner o BIR Chief, ang tawag ko ho. Ayan, yan si Cesar Dulay ho ngayon. Eh, magiging valid and binding ho yung ginagawa ng RDO. Ngayon, magbayad ho kayo. Eh, sabi, sir, pwede ba akong hindi magbayad? Huwag niyong gagawin yon. Kasi ho, sabi sa batas, we have to pay our taxes. Failure to pay your taxes, masasubject ka sa Section 264. Ha?
Ano yung Section 264, Mr. Maestro? Tax evasion yun. Makasuhan ka ng tax evasion. Okay. Iwasan ang tax evasion. Kayong mga nasa barangay at kayong mga nasa barangay chairman, barangay kagawad, meron ho akong proposal sa inyo. Tuturuan ko ho na maging intelihente o knowledgeable yung mga businessman o businesswoman, each businessman, each businesswoman sa inyo pong barangay. Tumawag lang ho kayo sa aking opisina, nakita nyo naman yung number dyan, at willing ho akong turungan. At yung mga accountants, bookkeepers, consultants na gustong maging tax specialista, lalong-lalo na sa letter of authority, iniimbitahan ko ho kayo na magpa-register na sa emilinotmaestro.com at turuan ko kayo. Gusto kong maging knowledgeable kayo at hindi kayo nakokotongan, tuk-tuk-tuk-tuk, nakokotongan ng mga corrupt BIR official. May pagkakataon ka na. May pagkakataon ka na. As for these packages, okay? Yan ito kasi yan eh. Kapag bumili ka sa akin ng libro or na-train kita, ibebenta kita. Dito kita ibebenta sa tax mapping apps. Nakikita ba ninyo? Yung mga kulay blue na nakita nyo dyan, mga tao yon, mga right now, mga accredited sila, pero pipiliin ko pa sila eh. Ayan, sa buong, ano yan, buong Metro Manila and nearby provinces. So, pag pinindot mo ito, lalabas yung service. Ayan, VAT, income, at saka withholding tax. Bookkeeping yan. Pag ito naman kulay green, letter of authority, SDT, BMB, benchmarking, tax mapping, offline candado, LN, letter notice. Ito naman, dilaw, tungkol sa assessment. And of course, yung kulay pula ay tungkol po sa collection na ng buwis. So dito, para tayong mga grab, na immediately, pag may problema yung mga taxpayer, ito po yung apps na kukunin nila, makikita ngayon nila dito, ayan, yung mga available tax specialista na pwede nilang kausapin. Siyempre, babayaran po nila kayo. Ganun po ang mangyayari. So, ano ho sir yung tax specialista? Ayan, tax specialista. Walo ho yan, pero pito lang ho yung sinulat ko. Yung pangwalo ay yung tax bookkeeping specialista. Siguro later on, magbibigay ako ng lecture about tax bookkeeping at saka ano pagkakaiba nito sa financial bookkeeping and managerial bookkeeping. Paliwanag ko lang ito. Yung una is BIR tax mapping. Pag na-train kita, may libro ho kasi ko dyan. Okay? Ayan. Bibigyan kita nito. Hindi naman pala bibigyan. Bibilin mo to. Pwede kong pautang sa'yo. Depende. So, dito, sa tax mapping, kasama rito yung libro para sa BIR lifestyle check. At saka yung BIR open cases specialista. So, isang libro, tatlong specialization kagad ang makukuha nyo. BIR tax mapping, BIR open cases, at BIR lifestyle checking. Yan. Pagkatapos kayong bumili ng librong ito, sinabi ko nga kanina, ilalagay ko kayo rito sa aking apps. Tax mapping apps na sa Google Play Store. Next, offline candado. Tuturuan ko kayo ng offline candado, bibili rin kayo ng librong ganito. Okay? May packages tayo para sa OFW, non-CPA, non-lawyers, dun po sa mga bookkeepers na gustong pataasin yung kanilang kita, sa mga accountants na gustong pataasin ang kita nila, sa mga CPAs na gustong pataasin ang kita nila,
At sa mga employed accountants, bookkeepers, consultant, financial analyst, financial planner, financial advisor na gustong pataasin ang kita nila, ini-invite ko kayo na maging tax specialista. So sa offline kandado na libro, kasama na po dito yung BIR inventory taking at saka BIR benchmarking. So tatlo uli yung inyong specialista na pwede kayong kumita. And of course, meron po tayong pang tax specialista, pang BIR letter of authority. Exclusive lang po siya kasi medyo profitable po itong ganitong klaseng negosyo. And meron tayong BIR subpoena. Napapansin nyo may mga librong pinaplas dyan. Bibilin po nyo yan para kayo maging membro ng tax specialista. At pagkatapos po, ilalagay ko kayo doon sa tax specialista o tax mapping apps para malaman po ng tao na kayo po ay nag-o-offer. So, meron po tayong mga special packages. Very special sa akin ng mga OFW. O kayo mga OFW, i-present nyo lang na kayo ay talagang OFW, turuan ko ho kayo na maging tax specialista at immediately maibenta nyo yung sarili ninyo sa mas maraming taong nangangailangan. Labanan na po natin ang BIA, graft and corruption. Labanan po natin yung mga harassment, oppression, harm, at saka pananakit nila sa salita, pagtotorture ng utak. Maging tax specialista po kayo. So, marami hong salamat. At magkita-kita ho tayo sa mga susunod kong seminars. O sa mga taxpayer, ha, kung meron kayong Bible, dahil unknown yung pupuntahan nyo, yung taxation din po is unknown. Kailangan po ninyo ito. Salamat po. Tang, 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 tang. Ito po topic natin, protection tax mapping. Okay. Habitual na po. Okay. At hindi ho natin pwedeng tigilan na mag-tax map ang BIR. Allowed ho ang BIR na mag-tax mapping sa inyo 3 times a year. Ayan ho. 3 times a year. So, ano nangyayari pag nagta-tax map ang BIR? Alam po ba ninyo na nagsasarado ng kanilang sales outlet o mga negosyo yung mga taong na tina-tax map? At ito ho masakit. Sa BIR priority program ng 2018, ha? BIR priority program 2018. Ang priority po, ito malungkot, small taxpayer. Small taxpayer ho ang priority. Sino small taxpayer? Tayo. Okay? So, para maiwasan ho natin, ha? Kasi, iwasan na natin yung mga tarantado at mga corrupt na BIR official. Ang hinihinging lagay ho sa tax mapping is 5 to 10,000 per visit. Okay? Hindi lang yan, hawak ka sa leg. So, para maiwasan yan, ino-offer ko po sa inyo ang serbisyo ng grupo ko, Emelino T. Maestro. Poproteksyonan ko ho kayo sa tax mapping ng BIR. Wala ho kayong babayad sa akin for the next 12 consecutive months from the month of purchase. Wala ho kayong gagawin, mga kasama. Bibilin nyo lang po yung libro. At may pupunta hong tao sa inyo. Of course, yung expenses, air, sea, land, fares, lodging, meals, and other related expenses para ho maitama kayo. Forever na hindi na kayo matax map. Eh, of course, sa inyo yun. So, this video will amend all my previously issued video having the same subject matter. Okay? Bibili lang ho kayo nito. Libro.
At open ho ako sa dealers, ha. Sino man ang gustong maging dealer ko, lalong-lalo na sa mga probinsya, kulang na kulang po ang mga consultant, mga competent, caring tax specialista, ha? Competent and caring tax specialista dyan po sa probinsya. So, ito po yung libro. Bibili nyo po sa akin. At pag binili nyo po sa akin, definitely, may coding ho ito. Protektado ko ho kayo sa tax mapping. Only buy the book 12 consecutive months from the time of purchase. Eh sir, pag lumagpas na yung 12 consecutive months, maliit na lang po yung ibabayad nyo sa amin. Okay? Iniisip ko nga, okay lang ba sa inyo 500 a month protection nyo sa tax mapping operations ng BIR? Inassure ko sa inyo, yung tax mapping penalty, doon lang naman kayo natatakot, di ba? Sa laki, hindi naman kayo pwedeng ipasara ng tax mapping, ilagay nyo sa utak nyo. Hindi kayo pwedeng ipasara ng tax mapping. Kayo lang po, voluntarily, ang nagsasara ng tax mapping. Pag, andyan na, BIR, sarado natin. Ayun, ganun na nangyayari. Andyan na, BIR, sarado natin. Ah, takot na takot kayo. So, tatanggalin natin unang-una sa inyo yung fear ninyo sa tax mapping, which is wala namang kakwenta-kwenta at walang pinanggagalingan. Ang BIR lang naman ay nag-i-impose ng batas. So, tuturungan ko kayo para hindi kayo matakot. Okay? Turungan ko kayo paano hindi matakot at paano labanan yung fear na nasa inyo. At yung BIR penalty. Okay? Yung BIR penalty para dyan sa tax mapping, i-zero natin. Zero. I-zero natin. Okay? So, wala kayong gagawin uli. Bibilang ho kayo ng libro ko. At open po ako sa mga partners. Para tayong Grab partners o Grab driver ko kayo. Kayo yung driver. Kayo yung nagdadala ng pasahero. Kayo yung kumikita ng komisyon dito. Okay? Kontakin nyo ako ngayon na para mag-usap tayo. Okay? O, huwag nyo kong kakalimutan yung susunod na video rito.